What's up guys? For today's vlog, i-update ko lang kayo dito sa ating project na Land Cruiser. Yan po. So tara, panoorin natin mga boss. So yan mga boss, yung Land Cruiser natin malapit na matapos at eto, kasalukuyang binabapping pa rin siya at meron pa tayong mga ilang ipu-full weld mga boss. Yan po. So, akala ko last time ay babalik yung kanyang dating bumper at yun pala ay gagawin din pala to ng stainless na bumper at eto yun. Yan po. So, ang original na bumper mga boss ng Land Cruiser ay ganito po. At kinopya lang natin. At gumawa tayo ng stainless. Ayan. Nagasgas na naman. Baliktad. Ayan, re-revoke na lang natin. Pero sobrang kapal yan. Singapal yan nung ating chassis. At ito ay pinutol-putol natin. Para mahubog ng ganito. And then final weld natin. Ayan po. And then binapping. So, dito natin kakabit yan. Tapos itong grills, yan, nabapping na rin. Baka ito pa rin ang ikabit natin, yung original. I-retake na lang natin. Tsaka itong kanyang bracket para dito sa headlights. Ito yung kanyang mesh grill na may logo ng Toyota. Yun po. So, lahat yan ay makintab at lalainingan na lang ng parang ganito para mag-mix yung pintab tsaka yung labo. Yan po. So kung nakikita niyo to mga to, lahat yan na nasa loob ng may tape na yan ay makintab. And then the rest labo. Tapos may mga lining na ganyan para nga may makintab at may malabo. Yan po. So ganito ang itsura ng kanyang bapin. Hindi kasi pwede lahat mga boss kintab dahil bawal yan sa kalsada, huhulihin ka. At saka, perwisyo yan sa gabi. Kapag nasinaga ng ilaw yan, syempre magre-reflect yan sa likod mo. At masisilaw yung sasakyan na susunod sa'yo mga boss. Yan po. So, dito, tapos na papingin to. Yung part na yan. At tinatapos na nga lang yung bandang unahan. And then, dito sa likod, yan, babapingin pa yan. Labo ba ito, Ronald, yung likod? Labo yan, o. Ayan. Ito mga boss, may mga lining dito. Siguro itong gilid. Ayan, gilid, kintab. Ayan. Tapos to labo talaga yan. Labo. Labo lahat yan. Tapos basta lining lang yan nakapraso na makintab. Parang maganda. And then, ito yung pinabricate nating bisagra para stainless na rin, diba? Kasi kung babalik natin yung dati, eh, bakal yun. Tapos kinakalawang. Yan po. Apat yan na bisagra na stainless. Po. So, eto pa rin yung dati. Ganyan talaga ata yung design. Kasi binalik lang natin itong upper sidings. Yan po. Itingnan na lang natin sa original. Kasi eto hindi naman natin gawa ito. Binalik lang natin yan. Ang gawa lang kasi natin dyan ay itong lower sidings, itong pinto, flooring, basta yung buong bangka nyan. At ito lang naiwan, itong upper siding tsaka pinto. And then the rest gawa na natin, pati yung bubong. Ayan. Gawa natin to. To, tsaka to, tsaka to. Yung fender dati pa rin. Tsaka yung hood. Yung hood, pu-full weld pa natin yan. Yan po. So, malapit na matapos to mga boss.
Basta pagkabuo niyan, nagawa natin ng separate vlog yan para makita niyo yung kabuuan ng project na to. Yan po. Para makita niyo kung okay, approve ba or hindi. Pero maganda yan pag natapos. Yan, medyo awig naman ng original. Ito yung kanyang hood. At binabalatan pa yan. Dito naman, kailangan pa natin yung full weld to. Kasi yan ay hindi molde mga boss. Pinagdugtong-dugtong lang natin yan para mabilog. Yan po. Kaya naman bilugin yan pero mas okay itong ganito. Kasi baka itong bilugin natin malukot masyado. Yan po. Kikinisin naman natin yan. Pinul weld lang yan tapos may grinder rin. Tapos sanding this para makilinis. Yan po. So ito yung hood niya. Yung bisagra sa hood, parang gagawin pa natin yung mga boss. Kasi hindi na tayo magkakabit niya ng bakal. Pangit. Siyempre ito nga. Ito pinabrigate natin. Stainless. Saka ito. Tapos doon bakal. Siyempre gagawin din natin yan. Para, diba, presentable. Stainless lahat. Ang ganda ng bumper. Nagaya yung original. Dito kasi yun eh. Testingan natin. Bigat. Yun. So, itong itsura niya mga boss. Pag nakakabit na yung bumper. Yan po. Pogi pala. Napakaganda ng paggagawa mga boss. At sana magkaroon ako ganyan stainless din. Subukan natin yung Land Cruiser natin. Gawin natin stainless. Kung nag-budget. Ang ganda oh. Stainless lahat. Sa loob mga boss, ganun pa rin. Wala namang pinagbago. Ikakabit lang natin yung mga stepping board dito. Dahil nakatornilyo yan. Pwede namang tanggalin yan tapos ikabit ulit. Ito. Dalawa. Ibabalik na lang natin. Kasi nga, binabapping natin to. Kapag di natin inalis yun, hindi mababapping na maayos ka. Yan po. And then, yan ang itsura ng pinto sa loob. At nalagyan pa yan ng lock. Para hindi ko malampag at maisara. At sa bubong natin, ayan po, may mga bracket yan. Na stainless din. Ito. Makapal yung mga ginamit natin. Tapos sa flooring, ayan po, kung mapapansin yung mga boss ay may mga design yung flooring yan. Ayan po. Ayan po ay hindi basta-basta design. At may 4-4 siya mga boss. Kasi kapag ang yero ay walang bender na tulad nyan, yan po ay mabilis lumubog or malambot siya. Unlike nang may ganyang may bender. Matigas siya mga boss. Tumitigas kasi ang yero kapag may bender na ganyan. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, nilagyan natin lahat sa kanyang tambol pati dito sa flooring mismo. Yan po. Pampatigas kasi yan para hindi lumukot agad yung yero. Yan po. Matibay yan. Tsaka ginagawa rin yan minsan sa mga sidings ng jeep. Kung mapapansin nyo yung gawa ng malagyan niya or Hayag Motors. Yung kanilang upper sidings ay may bender. Hindi lahat ng gawa nila pero may nakita kasi ako doon. Yung ilan ay may bender. Ibig sabihin ng mga boss, pampatigas yun ng yero. Hindi basta-basta lulukot. Yan po. May purpose yan. So hanggang dito yan sa unahan mga boss ay may bender. Pati dito. Yan po. Para matigas yung ating yero. Yan po. So eto mga boss, hindi pa naman tapos yan at to full weld pa yan at dilinisin pa natin yan. At
Ayun po, kikinisin pa natin para tingnan natin kung may mga matatalas na part at ngagrinderin pa natin yan para hindi makasugat. So, yan. Malapit na matapos, mga boss. Baka gusto nyo magpagawa sa amin ng ganito. Pwede naman. Yun po, hindi kasi natin pwede madaliin yan at medyo matagal talaga gumawa. At kung willing to wait kayo, mga boss, yun po. Magkakaigi tayo at yun. Ikinis ang gawa, mga boss, basta hindi naapura. Yun po. So, update na lang kayo, mga boss, kapag okay na to. Siguro last vlog muna to bago dun sa final vlog dito. At makita nyo yung result. So, yun lang, mga boss. I-montage muna natin ng konti. We'll be right back.